What's up mga boss Lodi? So kung kanina po ang vlog natin ay papasok ng Bulacan, ngayon naman po ipa-vlog natin yung papalabas ng Bulacan. So as of this moment, GCP, pero mahigpit na po dito sa Pangalat Bridge. Tingnan natin yung current situation guys. Kung ano yung mga pinapa-implement nilang rules bago ang makapasok at makalabas ng sa Pangalat Bridge kung saan boundary na sana sa Del Monte, Bulacan at Caloocan City. So, balitaan ko kayo guys mamaya. Let's go! So, kung kanina na-traffic kami papasok ng Bulacan, eto naman po palabas ng Bulacan. Ayan po ang status. Almost 1 hour na naman po kami rito guys. Ang dami na pong naglalakad. Anong petsa kaya kami makakalabas dito guys? Anong petsa? Grabe traffic. Dami na talaga naglalakad kasi kahit gabi sa papasok, traffic. And then pagdawid dito, wala ka na masasakyan. Mas ginugusto na lang nilang maglakad. Lalo na siguro pag ECQ na sa 6. Ay, palabas papasok guys. Kaya talagang nilalakad na lang mga tao. Guys, kung gano'ng adami mga naglalakad ng mga commuters. Kawawa naman mga tao, lalo pag umulan. Yan po ang status ng sa Pangalat Bridge. As of this moment, August 1, 2021. Nakakasalukuyang GCQ pa lang po, pero by August 6 po, mag-i-start na yung ECQ. Yan. Pero nag-i-start na pong mag-hikip dito sa boundary ng San Jose Del Monte Bridge. Yan, so mga ang dami nag-aantay ng masasakyan guys. Yan sila, nag-aantay sila na makalusot yung mga public vehicle sa kabilang boundary. Maswerte kung may sundo ka, yan, may mga sumusundo na na tricycle. Expect na natin na from August 6, yan, magsisimula na naman na pahirapan na walang masakyan.
pag nag-start yung ECQ. Dami nang naglalakad, parang alay lakad. So ayan, natatanaw na po natin yung pinaka-boundary kung saan nandyan yung mga nag-check. Kanina nung papasok kami, ang hinahanap nila, ID na taga Bulacan ka, and then quarantine pass. Yung tiningnan. Yun yung pinresent namin sa ano, sa nagbabantay na sa checkpoint. So, syempre, expected na na pagpalabas, ganun pa rin yung hahanapin. Siguro naman sa pag dineclare na yung 2 weeks na ECQ, once na working ka, siguro kailangan lang pakita yung COE and ID na atunayang working ka bago ka makapasok at makalabas ng Bulacan. So, riyan na masihigpitan nila dito yung protocol sa August 6. So yan, almost 1 hour na kaming nag-aantay po dito. Kagaya rin po kanina. Tiyaga-tiyaga talaga pag bumiyahe ka ng ganitong situation. So yan guys, may nakalusot na na jeep. Yan, nagtatakbo na yung mga tao para makasakay. Meron na nga palang Channel 5 dito guys. Sinukuhaan na rin ng ano, mga media, yung situation dito sa SJDM Bulacan. Napakahirap, hindi lang talaga importante, huwag nyo nang gusto yung lumabas guys. Kaya kami lumabas kasi kailangan mag-stock ng food, grocery. Stock for next week kasi nga ECQ na. Actually hindi next week, this week pala. So, kailangan mag-stock ng food kasi mas mahirap na lumabas. Ayan guys, oh. Kawawa yung mga tao naglalakad. Ayan, ah. Padami na ng padami. Kaliwat kanan, palabas at papasok. Parang penitensya papuntang grotto pag mahal na araw yung mga naglalakad na tao. So sana para hindi na maulit kasi pang ilang wave na yung lockdown, magkaroon na sana ng disiplina yung mga tao at dumami pa yung mga ano, available vaccine sa Pilipinas. Nang sa gayon mas marami ng tao yung mabaksinan kasi as of this moment napakahaba din ng pila sa mga vaccination center, vaccination site, kasi hindi enough yung vaccine na dumadating sa Pinas. So siguro pag nabaksinan na yung lahat para ma-resolve lang tong coronavirus na to at matapos na yung pandemic na natatamasa ng buong bansa, not actually Pilipinas lang, kasi buong bansa, buong mundo talagang nagkaroon naman ng talaga ng coronavirus. Lahat nagsasuffer dahil sa coronavirus na yan. Kaya let's all pray na sana matapos na.
So ayan guys, based from our observation, hindi na pinapa-stop yung mga palabas ng Caloocan. Ayan, nakikita nyo naman guys. So mas mahigpit ang papasok ng Bulacan kesa palabas guys, FYI. Nakabuhol-buhol na lang talaga yung traffic dahil sa checkpoint. Pero hindi mahigpit yung palabas. Ayan, FYI lang, para alam nyo rin yung mga gagawin nyo sa mga palabas ng Caloocan. Pero ayun nga, wala tayong magagawa kasi order ng taas. Kailangan nating sumunod sa protocol, guys. So, pag hindi talaga importante yung gagawin sa labas, stay at home para safe din tayo at hindi na tayo makadagdag sa traffic na to. Kung hindi naman talaga importante, talagang stay at home na lang talaga. Yan po yung papasok ng Bulacan. 3 lanes na po sila. 1 lane lang yung palabas ng Caloocan. Ayan. Ayan guys, grabe traffic. Ayan. If I were you, walang importante yung gagawin sa labas. Just stay at home guys. Just stay at home kasi napakahirap. Kung hindi talaga kami mag-grocery, hindi ko rin pipiliin pang lumabas. Grabe, grabe yung sitwasyon sa labas, guys. One eternity later. So, yun guys, nakita nyo na kung paano yung palabas naman ng Bulacan. I thought may checkpoint papalabas, pero wala pala talaga. Mas mahigpit yung papasok. Kaya lang, ang nag-cause ng checkpoint na to is napaka-heavy traffic talaga. Pero wala tayong magagawa, kailangan sumunod sa protocol kasi declared yan ng taas ng ating gobyerno. So sana magkaroon na disiplina yung mga kapwa nating Pilipino para malagpasan na natin yung pandemic na to. Konting disiplina talaga para mawala na yung COVID kasi kaya naman tayo nag-ECQ na naman kasi mataas yung cases ng COVID. So sana mas dumami pa yung vaccine para mas maraming tao yung mabaksinan. Kung yun talaga yung cure para mapalayas natin yung coronavirus na yan. So maraming salamat guys sa panonood ng aking vlog. Don't forget to like, subscribe, and click the notification below para updated kayo guys sa mga latest video na isi-share ko sa inyo. Maraming salamat sa mga support. Stay safe guys. Salute!